IFM News. Handang-handa na ang 14 na mga kandidata na magtatagisan ng ganda at katalinuhan sa gaganaping search for the Queen of Cagayan Valley 2023 mamayang alas-sais ng gabi sa FLD Coliseum. Ang mga naturang kandidata ay pawang mga transgenders na mula pa sa iba't ibang bayan at syudad sa buong Rehiyon 2 na kinabibilangan ng Makunakon, Kabatuan, Tuguegarao City, Nueva Vizcaya, Santiago City, Ilagan City, Reina Mercedes, Batanes, Calayan Island, Province of Cagayan, Abulug Cagayan, Alicia, Quirino at Cauayan City. Sa naging panayam ng 98.5 IFM Cauayan sa representante ng Tuguegarao City na si Gen Narag, ito umano ang kanyang kauna-unahang malaking event na sasalihan. Halos 3 buwan rin umano itong naghanda para sa naturang event. Laking pasasalamat din ito sa mga mamamayan ng lungsod ng Cauayan dahil sa 3 buwan na kanyang paninirahan dito ay hindi umano ito nakaranas ng anumang uri ng diskriminasyon. I have a lot of expectations because I've been staying in Cauayan for almost 3 months now, and it implies to me that Cauayanos are those people who really have hospitality in their hearts, that in a way that no matter what kind of gender you have, cultural differences, diversity, or anything in between, you are accepted here because that's the branding of Cauayan. It's an inclusive city for all. Sa ngayon ay naniniwala si Narag na anuman ang magiging kahinatnan ng kompetisyon ay magiging masaya ito sapagkat naniniwala umano ito na ang bawat isa sa kanila ay karapat-dapat na mag-uwi sa corona. Para sa IFM Newsbreak, ako si LV Ancheta, Idol! IFM News!